sa aklat ni Joshua chapter 1. Okay? Marami tayo mga pag-uusapan, no? Nung nakaraan, pinag-usapan natin si Samson, no? At na, kumbaga, inugnay natin ang ating kalagayang espiritual sa buhay ni Samson, na kung saan ito ay puspos ng banal na espiritu. Amen? Puspos ng banal na espiritu. Gusto ko sana talakayin yung iba pang mga bahagi ng buhay ni Samson, pero sa mga darating na panahon na yan, no? Sa mga darating na panahon, para hindi kayo, sabi nga, hindi kayo masyadong maano kay Samson. Ano tawag niya? Maumay. Yan, maumay ba? Pero ang suggestion ko lang, mga kapatid, unahan niyo na ako magbasa kay Samson, para pag tinalakay natin yan muli, alam niyo na kung ano yung mga pinag-uusapan natin, alam niyo na yung kung ano yung kalagayan ni Samson sa mga parte natin na pinag-uusapan natin. Ngayong umaga, I believe, no, na nabasa niyo na rin ang buhay ni Joshua. Si Joshua ay kilalang kilala, no? Kaya sa mga oras na ito, buksan natin ang Joshua chapter 1. Chapter 1 verses 1 to 9. Okay, babasahin ko at sundan niyo ako sa inyong mga mata. Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua, no? Na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabing, si Moses, na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumibig ka sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayan, bayan ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatwibagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinilita ko kay Moses, mula sa ilang at ang Lebanon ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Neteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay, Moses, gayon din ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang iyong ang ayon sa buong kautusan na iniutos ko sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang lilingkod sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man tumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkakagayoy, magtatamukha ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man kumaroon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito na ibinigay mo kay Joshua. Hindi man ito tuwirang ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, amin po itong inaangkin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mula sa iyong banal na kasulatan na maaangkin namin, na may mayroon pong buong pagtitiwala, at umaasa kami lagi sa iyo, Panginoon, sapagkat sa mga pangako mo, hindi ka napapako, bagkos sa buong pananampalataya namin na may buong pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo, ang mga pangakong aming aangkinin ay matutupad sa aming buhay. Purihin ka at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa mga oras na ito, Ama, in Jesus' name, Amen. Okay. So patungkol tayo ngayon kay Joshua. Sabi ganun sa verse 8, no? Sa English, babasahin ko. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Okay? And then thou shalt have good success.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Okay? Thou shalt make thy way prosperous. And, sabi ganon, shalt have good success. Mga kapatid, alam nyo, ang susi sa buhay na masagana, sa prosperous life, ang buhay sa successful life, alam niya kung ano ang salita ng Panginoon na hindi mawawalay sa atin, na binubulay-bulay natin araw at gabi. Amen? Gusto mo maging prosperous, gusto mo maging successful, huwag mawawalay, sabi ng Diyos kay Joshua, huwag mawawalay, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, sa ating mga bibig, kundi ito'y pagbulay-bulay natin, i-meditate natin day and night. Okay? So, yan po ang susi ng pagiging prosperous and successful sa buhay. Ano man ang hinahangad natin. Now, pumunta tayo ngayon sa ating main point, no? Sa ating pagtatalakay ngayong umaga. Ano ang pagkakilala natin kay Joshua? Sabi nga, si Joshua ay lingkod ni Moses. Assistant ni Moses. Nakipaglaban siya. Matatanda natin pag nabanggit ang pangalan Joshua, siya yung lingkod ng Diyos na nakipaglaban sa Jericho. Kinugkob ang Jericho na walang ka-effort-effort. Hindi gumamit ng sandata. Ano ang ginamit nila? Nagmarcha lang sila ng 7 araw. At sa ikapitong araw, sila ay nagmarchang palibot sa Jericho 7 beses. At pagkatapos noon, sa ikapitong araw na yan, nakubkob nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nasakop nila ang bayan ng Jericho. No, yan si Joshua. Ano pa ang matatandaan natin patungkol kay Joshua? No? Si Joshua, bukod sa assistant siya ni Moses, sinamahan niya si Moses sa pag-akyat sa bundok Sinai, no? Sa Mount Sinai, nang binibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moses. Ano pa? Siya yung isa sa 12 espiya na pinili ni Moses para magtiktik sa lupain ng... Anong lupain yon? Kanaan o Promised Land, ano? Yung Canaan. Okay? At higit sa lahat, ang pinakamaganda dito, yung pangalang Joshua, no? Yung pangalang Joshua, ang katumbas na pangalan niya ay Jesus sa Old Testament. Yung pangalan ni Joshua sa Old Testament na yun, ang kahulugan niyan ay God's Salvation. Okay? God's Salvation. Bakit? Kasi may dahilan din. May dahilan din kung bakit yun ang ipinangalan sa kanya ng kanyang nanay, no? Una, sabi ka doon, sa punto natin, may plano ang Diyos sa buhay ni Joshua. Sabi ka lang sa verse 2, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga, tumindig ka. Tumawid ka sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayan ito, hanggang sa lupain ng aking ibinibigay sa kanila sa mga kapitbagay sa mga anak ni Israel. So, may plano ang Diyos sa buhay ni Joshua. Una, nung ipinanganak si Joshua sa Egypt, siya ay ipinanganak sa kahirapan. Siya ay ipinanganak sa pamilya ng mga alipin. Amen? Family of slaves. Kasi ang mga Israelites sa lupain ng Egypt, namumuhay nga sila doon na maganda, maayos na pagkain, pero alipin. No? Alipin ng mga Egyptians. No? Utusan, trabahador, lahat. No? Sila ay alipin. Kaya si Joshua, siya ay ipinanganak sa pamilya ng alipin. At ang kanyang buhay sa loob ng Egypt, ang kanyang kinabukasan doon, siya ay mabubuhay, lalaki, tatanda na isang alipin. Walang pag-asa sa buhay na makalalaya sa pagiging alipin. Tulad natin, tayo man ay ipinanganak na isang alipin sa pamilya ng alipin. Okay? Ipinanganak tayong isang alipin. Alipin ng ano? Tayo ay alipin sa kasalanan. Ipinanganak tayong makasalanan.
For all have sinned and come short of the glory of God. Okay? Walang sino mang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay makasalanan. Ipinaglilipa lang tayo ng magulang natin na makasalanan. Makasalanan na tayo. Kaya ipinanganak din tayo sa pamilya ng alipin, alipin sa kasalanan. Amen? Hey. Amen. Subalit, kagaya din ni Joshua, sila ay inilabas ng Diyos sa Egypt. Amen? Inilabas sila ni Moses sa Egypt. Iniligtas sila mula sa pagkaalipin at higit sa lahat, iniligtas sila. Okay? Iniligtas sila ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa pagiging alipin. No? Iniligtas sila at dinala sila sa lubang pangako sa pamamagitan ng dugo. Okay? Alam niyo ba yung dugo na yon? Yung dugo ng kordero. Okay? Iniligtas sila sa pagiging alipin at higit sa lahat, iniligtas sila sa kamatayan. Naalala niyo yung ilang salot yun? Ilang salot yung ibinigay ng Diyos sa mga Egyptian sa kay Pharaoh para lang mailabas sila sa Egypt. Yung pinakahuling salot, ano na nga yun? Yung panganay mamamatay pag dinaanan ng angel of death. Yung bahay na walang marka ng dugo. At yung dugo na yan ang nagligtas kila Joshua at sa kanyang pamilya sa kamatayan. Kaya si Joshua naligtas mula sa pagkaalipin at naligtas din mula sa kamatayan. Tulad natin, ano ba ang kahalintulad natin kay Joshua? Tayo man ay naligtas sa pagkaalipin sa kasalanan. At tayo din ay naligtas sa kamatayan dahil sa dugo. Okay? When I see the blood, I will pass over you. Yung pass over blood na yan. Sa panahon ni Moses, yung pass over blood na yan galing sa dugo ng kordero, sa anak ng tupa. Subalit yung dugo na ginamit sa atin para tayo ay maligtas sa kamatayan, sa kabayaran ng kasalanan natin, ay dugo din ng kordero. Subalit, kordero hindi ng tupa, kundi kordero ng Diyos. Amen? Kordero ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pagkaalipin sa kasalanan at tayo man ay naligtas sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan dahil sa dugo ng kordero at ito ay sa kordero ng Diyos. Tayong lahat. Sabi nga sa 1 Peter, buksan natin yung 1 Peter chapter 1 muna, no? Basahin muna natin sandali para malaman natin, no, na tayo nga, no, ayon sa Biblia, hindi ayon kay Pastor, na ako ay naligtas dahil sa dugo ng kordero ng Diyos daw. Walang daw. Ito'y katiyakan. Verse 18 and 19, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi, mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen? Sa dugo ni Kristo. No, ang Panginoon ay nabayubay sa krus, ipinako sa krus, bumulwak ang dugo ni Kristo. Paano bumulwak? Nung tinusok ng sibat yung kanyang tagiliran, bumuhos na magkahalo ang dugo at tubig. Kaya ito ay pagpapakita sa atin na tayo ay nahugasan. 1 Peter chapter 1, lagyan nyo ng buhit yan. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Kahit bago ang Bible nyo, lagyan nyo yan ng tanda. Huwag nyo panghihayagan. Okay? So, 1 Peter 1, 18 at 19. Tayo ay tinubos sa mahalagang dugo ng kordero. At ito ay dugo ni Kristo. Amen? Magkapareho ba tayo kay Joshua? May kahalintulad tayo kay Joshua. Amen? Ano ang plano ng Diyos kay Joshua? Inilahad ng Diyos ang plano ng Diyos kay Joshua sa verse 2 na siya ay ano, tinawag, sabi ganun ng Diyos, tumindig ka, tumawid ka sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa makatwid bagay sa mga anak ni Israel
bawat datong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinalita ko kay Moses mula sa ilang at ang Lebanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog ng Euphrates buong lupain ng mga dakong Hitineo hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Yan ang plano ng Diyos kay Joshua. Nahayag, okay? Namatay na si Moses, kaya pumalit naman ngayon ang plano ng Diyos kay Joshua. Siya ay pumaliling bilang leader ng Israel. Hindi ito pinangarap ni Joshua. Hindi ito binalak ni Joshua na maging leader siya ng Israel. Subalit, ito ang plano ng Diyos sa buhay ni Israel. Ang Diyos man ay may plano sa ating buhay. Amen? Alam niyo ba ang plano ng Diyos sa buhay niyo? Ang plano ng Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, ang plano ng Diyos, hindi natin mapapangarap. Hindi natin maisa sa isip, ito ang plano ng Diyos sa akin. Ito ang gusto ng Diyos na gagawin ko. Hindi natin masasabi yan. Amen? Amen? Malalaman lang natin bigla na ito pala ang gusto ng Diyos para sa akin. Ang dami kong magagandang plano, ang dami kong magagandang balak sa buhay ko. Hindi natutupad, hindi natutuloy. Ito pala ang gusto ng Diyos sa akin. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa buhay natin ay mabuti kaysa sa mabuting plano na iniisip natin sa ating sarili. Amen? No, mas mabuti ang plano ng Diyos. At malalaman natin kung ano ang planong ito. At malalaman mo lang ang tunay na plano ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ay susuko sa Kanyang dalakulo. Sino sa inyo ang sumuko na sa kalooban ng Panginoon? Lahat tayo mananampalataya, pero hindi lahat ng mananampalataya sumuko na sa kalooban ng Panginoon. May mga pagkakataon pa rin na nangingibabaw ang kalooban natin. May mga pagkakataon pa rin na nangingibabaw ang gusto natin sa sarili natin. Amen? Yung iba hindi makainit kasi umiiyak. Nasasaktan. Diba? Mas nangingibabaw pa yung tayo kesa sa ang kalooban ng Diyos sa atin. Available ang plano ng Diyos sa atin. At nandiyan lang yan. Immediate ang plano ng Diyos sa atin. Kaya lang kumisan tayo pa ang lagi na umiiwas kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Ngayong umaga, alam niyo ba kung ano ang plano ng Diyos sa inyo ngayong umaga? Ang plano ng Diyos ngayong umaga sa bawat isa sa atin, sabi sa Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Kaya nandito tayo sa plano ng Diyos ngayong umaga. At pag tayo ay nasa plano ng Diyos, ano ang katumbas niyan? Blessing, pagpapala. Amen? Isipin niyo kung anong pagpapala ang gusto niyo, malalagayan sa mga palad niyo. Amen? Blessing. Yung magkita-kita tayo ngayong umaga, blessing yan, alam niyo ba? Yung iba, hindi natin nakikita. Bakit? Kasi may sakit sila. Hindi sila makarating dito sa bahay pagtitipon. Pero nami-miss na nila masyado na makapunta dito sa bahay pagtitipon. Kasi nami-miss na nila tayo. Personally, nami-miss na nila yung pagsasama-sama natin. Kahit na naka-online ka, mami-miss mo pa din yung personal na pagtitipon. Amen? Dati naka-online tayo, pero ngayon, praise God, nagkakasama-sama na tayo. At samantalahin natin ang privilege nito, ang pagkakataon nito sa buhay natin. Okay? May plano ang Diyos sa buhay ni Joshua, gayon din ang Diyos sa buhay natin may plano. At ang plano na yan ay napakabuti para sa atin. Napakaganda ng plano na yan para sa atin. Ako, hindi ko niminsan, hindi ko inisip, hindi ko binalak, hindi ko hiniling na mapatira ako dito sa bagong silang. Pero ito ang plano ng Diyos sa akin. Nasa Makati kami, enjoy na namin yung buhay namin sa Makati. Kahit na yung bahay namin doon, mga kapatid, maliit lang, ha? Square. Dito bahay namin, rectangle. Doon, square lang ang bahay namin, apat na sukat lang. No? Pag pumasok ka sa bahay namin, sala.
Umikot ka sandali, o sabi nga ng iba, kumending ka lang sa kanan, kusina. Kinting sa kaliwa, tulugan. O, di ba? Yun ang bahay namin sa Makati. Pero masaya kami doon. Hindi ko inisip na balang araw mapapatira kami sa Bagong City. Niminsan, hindi ko rin inisip na tumayo sa harapan ng ngayon umaga at sa mga nagdaang panahon. Hindi ko inisip yan. Bakit? Maniyain ako. Takot akong tumayo sa harap ng maraming tao. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero praise the Lord, andito ako ngayon. Hindi ko to iniisip, hindi ko to pinangarap. Hindi ko binusto. Yun yun. Kung ano ang hindi mo gusto, yun ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? Susukatin ka ng Panginoon. Ayoko nang makisa pa sa Kanya. Pero hanggang ngayon, nakikisama ka sa Kanya. Kasama mo. At kahit saan ka pumunta, kasama mo ba? Amen? O, oh, diba? Ano ba ito, Lord? Pagsubok ba ito? O talaga ba ito? Diba? Yung mga ayaw mo, yun ang ilalapit sa'yo ng Panginoon. Bakit? Kasi yun ang plano niya. May positive character na gusto kong i-develop ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Diba? So, purihin ang Panginoon sa kanyang plano kasi ang plano ng Diyos sa buhay natin hindi makakasama kung hindi makakabuti. May mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng hindi maganda, pero ano sabi sa salita niya? Romans 8:28, for we know all things work together for good to them who love God. To them who love God. With emphasis, who love God. To them who are the called. Who are the called according to His purpose. Kung ano man ang nararanasan natin sa buhay natin, huwag tayo magtanong kagaya ng kwento ko sa inyo. Kaya kwento ko ba yun sa inyo? Yung isang missionary na napunta sa isang tribe, dito ko ba yung naikwento? Sa kabila, ano? Napunta siya sa isang tribe, no? Sa isang village, doon siya napadpad para mag-share ng gospel. So, isang Bible study niya, gabi, pauwi na siya. So, ang topic niya, Romans 8:28. For we know all things work together for good to them who love God, according to them who are the called according to His purpose. So, masaya siya, na-share niya yan. Kasi yung mga tribo, may mga problema kuminsan yan, di ba? Nagigipit ang buhay, hindi masagana ang buhay. So, sinabi niya, all things are together, okay lang yan. Basta nananampalataya kayo sa point, kung ano yung nararanasan nyo, okay lang yan. Okay? So, siya ngayon ay pauwi na. Siyempre, pag sa mga ganyan lugar, walang meral po yan, madilim ang daanan. Amen? Di ba? Madilim ang daanan. Lala, pag napunta ka pa, ang daanan mo, mahalaman. Nasadlak o nasilat siya ngayon sa isang pit, yung hukay sa isang balon. Hindi alam po ano ang purpose ng balon, pero ang kadalasang purpose niya, pamuli ng mga wild boars o mga wild animals na kinakain. So, nahulog siya doon. At nagsisisigaw siya madilim. No? Tapos, naalala niya yung text niya, Romans 8:28. Ito ba yung sinasabi yung all things work together for good, Lord? Ito ba yun? Nagtatanong siya ngayon, missionary. No? Hanggang sa napagod na siya, humingi siya ng tulong, walang tulong, walang sumasagot. So, hinabayaan na lang niya, dahil gabi, madilim, sabi niya, baka bukas, baka pagliwanag kinabukasan, may mapadaan. Doon na lang ako magsisisigay niya ng tulong. Kinabukasan, ano nangyari? Maliwanag na at may narinig siya mga nag-iingay, mga nagkukwento, nag-nagalapat. Nagsisigaw siya ngayon at humingi siya ngayon ng tulong. So, inangat siya sa balon at siyempre, fellowship ng konti. At doon niya namalaya na sinabi sa kanya ng leader, pasalamat ka na nahulog ka sa balon. Dahil kung hindi, baka sa ngayon wala ka ng ulo. Kasi yung lugar ng village na yon, doon sa kanilang lugar na napuntahan niya, may mga headhunters na nagpa-practice pa rin. Ano yung headhunters? Kapag hindi ka kalahi, hindi ka nila katribo, pag nasa lubo ka, putol ulo. Okay? Yan ang mga headhunters. Pasalamat ka niya, napunta ka dito. Kasi may mga nagdaan dito mga headhunters kagabi. So, nung nalaman niya yung balita na yon, napag-isip-isip niya. All things work together for good to them that love God. For good. So yung pagkakahulog niya, for good. Amen?
hindi dahil sa naparusahan siya o napahamak siya, kung hindi, niligtas siya ng Diyos. Diba? Kumisa sa atin, may mga pagkakataon sa buhay natin, kumisa, may mga nangyayaring ganyan. Tapos, nagagalit tayo, naiinis tayo, pero hindi natin alam, kasama pala yan sa plano ng Diyos sa buhay natin. Yun lang pagka-kuminsan, di ba? Pag, lagi ko sinasabi sa inyo to, kalibasa ako, biyahero, lagi ako nagbibiyahe. Pagka yung nadidilig tayo, naantala tayo, wala tayong masakyan, di ba? Doon nagagalit tayo, amen? Pero hindi natin alam may purpose ang Panginoon sa mga ganyan bagay. Yung mga delay-delay sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. Part 2, o point number 2. First point, God has a plan sa buhay ni Joseph and ni Joshua. Dahil may plano ang Diyos sa buhay ni Joshua, point number 2, God gave Joshua a promise for every situation. Okay? Una, God had a plan for Joshua's life. Diba? Part 2, o point number 2, God gave Joshua a promise for every situation. Sabi sa verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moses, gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Ang Diyos ay may plano sa buhay ni Moses. At ang Diyos ay nagbigay din ng pangako kay Joshua sa lahat ng sitwasyon na kanyang mararanasan o sa kanyang buhay. Yung bawat sitwasyon na nadarating sa buhay niya, bawat karanasan na mararanasan niya sa buhay niya, hindi siya iiwanan ng Diyos. Amen? Saan ito katumba sa New Testament? Sige nga, kung kapareho, kung kabisado niyo yung Bible niyo, saan natin mababasa ang pangako na ito sa mga New Testament believer? Hebrews 13:5. Amen? I will never leave thee nor forsake thee. Amen? Kapareha ba ng teksto? Kapareha ba ng sinabi kay Joshua to? Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Amen? Kaya lang sa Hebrews 13:5, magta natin Hebrews 13:5. Okay. Hebrews 13:5, sabing ganon, let your conversation be without covetousness and be content with such thing as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Sa Tagalog, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin na nagsabi sa anumang paraan, hindi kita papagpupulangin sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Okay? Hindi kita papapagkulangin. So, napakagandang pangako ng Panginoon. Si Joshua ganun din. No? Sa anumang sitwasyon sa buhay niya, kasama niya ang Diyos. So, hindi tayo magkukulang kasi kasama natin ang Diyos. Amen? At hindi niya tayo pababayaan. Yan ang plano ng Diyos sa buhay ni Joshua. Sabi niyo nga, I will not fail thee nor forsake thee. I will not fail thee nor forsake thee. Ito ang sabi mong Diyos kay Joshua. Aangkinin ko din ang pangako nito, Ama, dahil tatay kita, Diyos Ama kita. Ang sabi mo sa kanya, I will not fail thee nor forsake thee. Aangkinin ko to sa buhay. Maangkin niyo ba to? Pwede niyo ba to angkinin? May mga darating sa buhay natin na kahit natin angkinin dahil ito, may mga darating at darating sa buhay natin na mag-fail tayo. Amen? Mayroon tayong mga kabiguang mararanasan. Hindi dahil gusto ng Diyos o ginawa ng Diyos na mabigo tayo kasi ginawa natin. Tayo ang may kasalanan. Si Joshua, sa chapter 6 ng Joshua, kung babasahin niyo yan, okay? Binasa ko na, binasa niyo na rin siguro. Sa Joshua chapter 6,
andiyan nakatala kung paano nila nakubkob ang napakalaking bayan ng Jericho. Amen? At ang Jericho ay bumagsak, hindi dahil sa matapang, malakas ang tropa ni Joshua, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang ginawa nilang pakikipaglaban? Sabi lang sa kanila ng Diyos, ha? Sundin ang utos ko, di ba? Sabi nga nun, sundin nyo lang lagi ang kautosan ko. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Umikot kayo sa bayan ng Jericho. Wala magsasalita, wala mag-iingay. Umikot kayo, araw-araw, umikot kayo sa bayan ng Jericho. Araw-araw yan, umiikot sila sa bayan ng Jericho. Pagkatapos sila umikot, uwi. Pagkatapos sila umikot, uwi. Lunes, Martes, Miyerkules, ikot lang. Ikot lang, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ikot lang. Sabi ng mga gwardiya sa Jericho, ano ba itong mga taong ito na nabubuang na ba ito? Mga baliw ba ito? Ikot lang ng ikot. Sabado umikot. Pagdating ng huling araw, ikapitong araw, pitong beses silang umikot. At ano ang utos ni Joshua? Sabay-sabay na sisigaw, kasabay ang pagbasag ng mga palayok, kasabay ng pag-init ng mga trompeta ng mga saserdote. At sa sabay-sabay na ingay na yan, ano ang nangyari? Nabagsak ang bayang Jericho. Nabuwag, no? Yung kanilang fortress. Sabi ka nun, ang pagkabagsak, ang pagkaguho ng Jericho, yung kanilang fortress, yung kanilang malaking pader, hindi gumuho ng pabagsak, hindi gumuho ng paloob, kundi gumuho ng palabas. Pag ganun, palabas. Dahil para makapasok ang mga Israelite at makuha nila yung mga bagay na dapat nilang kunin. No? Yung ipinag-utos lang sa kanila. Sa pagkubkob nila ng Jericho, sabi ganun, ang utos, walang kukuha ng kahit ano. Ang kukunin niya ng ginto, pilak, na siyang gagamitin para sa Panginoon. No? Consecrated na bagay yun. Para yun sa Diyos. Bukod doon, wala na kayong ibang kukunin. Okay? So, nagtagumpay sila, Joshua. Nagtagumpay sila doon sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos. So, bale, nakaranas sila ng kabiguan pagdating sa chapter 7 ng Joshua. Ano yung nangyari? Ito ay sa pagkubkob nila, sa pagsakop nila sa isang maliit na bayan. Ang pangalan nito ay Ai. Tandaan nyo, chapter 7. Ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay. Sapagkat si Achan, na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zerah sa lipi ni Judah, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Jericho ay nagsugo si, hindi alam to ni Joshua ha, hindi alam ni Joshua na may kinuha itong si Achan sa Jericho. Kaya sa verse 2, mula sa Jericho, nagsugo si Joshua ng mga lalaki sa Ai na nasa siping ng Bethaben sa dakong silangan ng Bethel at nagsalita sa kanila nagsasabing, sumampa kayo at titikan ninyo ang lupain at ang mga lalaki ay lumahon at tinitikan ang Ai. At sila ay nagsibalik kay Joshua at sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sugatan ng Ai, huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila ay kakaunti. Sa gayoy sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki, sila ay tumakasarap ng mga lalaki sa Ai at ang mga lalaki sa Ai ay sumakit sa kanila ng may 36 na lalaki. Ang mga taga Ai ang sumakit. Ibig sabihin, 36 sugatan. Okay? At hinabol sila mula sa harap ng pintuan bayan hanggang sa Sebarim at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng mga tao ay nanlumo at naging parang tubig. Verse 6, at hinapak ni Joshua ang kanyang suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahaponan siya at ang matanda ng Israel at sila ay nagsipagbuhos ng alabot sa kanilang mga ulo. At sinabi, O Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayan ito sa Jordan
upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreyo at na pinalipol kami, nakatigil sana kami masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan. O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway? Ibig sabihin, umatras sila. Sa kauna-unang pagkakataon, umatras sila. Kahiyan yun para kay Joshua. Verse 10, sinabi ng Panginoon kay Joshua, bumangon ka, bakit ka nagpapakirapan ng ganito? Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipa na aking iniuto sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinilagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling dala-dala. Patuloy na pagpapala. Patuloy na tagumpay ang tatamasain ng grupo ni Joshua. Kung hindi sila lumilihis, kung hindi sila lumilikok sa kaliwa o sa kanan, magiging mabuti ang kanilang pamumuhay kung hindi sila lumilihis sa kalooban ng Panginoon. Amen? Bumagsak. Bumagsak ang Israel nung sinako ang maliit, ha? Maliit lang, sabi nga nung espiya, mga tatlong po, no? Mga ilan lang, huwag yung buong bayan, no? Huwag yung buong hukbo, sabi niya ganun. Konti lang naman, maliit lang naman sila. Kaya na natin yun. Pero nagkamali sila. Umatras sila. Maliit nga, pero natalo sila. Ang laki-laki ng Jericho na daig nila, nasakop nila. Yung AI, ang liit-liit, hindi nila nasakop. Anong dahilan? Kasalanan. Kasalanan. Kung ayon tayo sa kalooban ng Diyos, gaano man kalaki ang problema, magtatagumpay tayo. Amen? Pero kung may kasalanan tayo, kahit simpleng problema sa buhay, babagsak ang isang Kristiyano pag nasa kasalanan. Mag-isip ka na ng pinakamaliit na kasalanan. Pag nasa kasalanan ka, bagsak ka. Wala kang maaasahan sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nababago. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Walang kondisyon. Amen? Wala siyang tinatanging tao. Ang pangako ng Diyos kailanman, hindi mababago. Hindi tayo mabibigo sa kanyang mga pangako. At higit sa lahat, ang presensya ng Diyos sa atin hindi mawawala. Gaya ng pinangako niya kay Joshua. Amen? Amen. Ang presensya ba ng Diyos sa inyo ngayong umaga ay naramdaman niyo? Araw-araw niyo bang nararamdaman ang presensya ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Kapag hindi niyo nararamdaman, ipikit niyo ang mata niyo at manalangin ng pagsisisi. Amen? Napapansin niyo, pagkakaroon ba tayo ng kasalanan, iba ang nararamdaman natin sa sarili natin. Mabigat. Amen? Parang ang bigat. Pero kapag wala ka sa kasalanan, nasa Panginoon ka, parang ang gaan. Kanta ka ng kanta ng Amazing Grace. Parang gusto mo, Lunes pa lang, Linggo na. Gusto mo nang mag-special number. Amen? Diba? Pag maayos ka, ayon ka sa kalooban ng Panginoon. Kagaya ng mga bata, no? Kagaya ng mga bata, kauuwi pa lang. Gusto niya, bumalik na kaagad na sila. May simba mamaya, no? Diba? May simba mamaya sa phase 2, pastor. Gaya ng mga bata eh. No? Pero yung matatanda, tanungin mo pa, sama ka ba, Brad? Amen? Parang yung cellphone na naka-vibrate, pag nag-ring, diba? Hindi nag-ring, pero, no? Parang ganun yung aiming niyo, mga kapatid. Sama kayo mamaya? Walang nag-buzz, walang nag-vibrate, hindi yata naka-vibrate, ati siya. Okay? So, kung gusto niyo ng pagpapala, umayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Magninegosyo ka, bago ka magnegosyo, kailangan ayon sa kalooban ng Panginoon, ang iyong kalooban, para may tagumpay sa negosyo. Kasi ang pangako ng Diyos, I will not fail thee, I will not leave thee in every situation.
sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Hindi tayo pagkukulangin at hindi tayo iiwan ng ating Ama. Okay, bilang tao, pinabayaan na ba kayo ng magulang nyo? Pag humingi ba kayo sa magulang nyo, hindi ba kayo binibigyan? Amen? O, tanungin natin yung isang bata. Ikaw po, next, pag humingi ka ba sa papa mo, hindi ka binibigyan? Binibigyan. Kahit lagi ka humingi, binibigyan ka? O, kita nyo, I will not fail thee, nor leave thee. Ganyan tayo sa Diyos Ama natin. Para tayong si Pornix, para tayong bata pag humingi. Bakit? Kasi alam niya, kailangan mo. Amen? Hindi lang gusto. Pa, gusto ko ng ganito eh. O, nagugutom ako, I'm hungry. Sige anak, pumunta ka doon sa kusina, may pagkain tayo doon. Eh, kumuha ka na, gusto ko sana Jollibee, magpo-order tayo, request. Amen? O, ano gagawin ng tatay mo? Baka batok pa yung inabot mo dyan, di ba? Ano sabi mo? Oh! Di ba? Jollibee, Jollibee ka dyan. No? Andun, may paanang manok sa kaldero, adobo, masarap yun. Paborito ni Pastor yun. Tapos may konting anghang. Wow, ang sarap, di ba? Di ba kaya Chris, no? Ang sarap yun. Malambot pa yung pagka-adobo. Tapos iihawin mo, inadobo mo na, iiyaw na talaga. O, tumutulo ni Lawer natin. Di ba? Tangalian pa naman. Di ba? I will never leave thee nor forsake. Yan ang promise. Yan ang promise kay Joshua. Yan ang promise sa ating mga mananampalataya. Kailanman, hindi tayo iiwan o pababayaan o pagkukulangin ng Panginoon. But my God shall supply all your needs, all our needs. Needs, hindi wants. Kung minsan, yung wants natin, pag binigyan, pinagbigyan tayo ng Diyos, ano nararanasan natin? Consequences. Problema. Hiningi mo yan eh. Ginusto mo. So, huwag kang umangal kung ano yung problema mo. Amen? Diba? May mga tao, ganyan, mapilit, ang kulit sa panalangin, o, binigay ng Diyos. Pumasok siya sa tinatawag na permissive will. Pag permissive will, may consequences eh. Diba? Pero kapag geographical will ng Panginoon ang pinasukan mo, ayon sa kalooban ng Diyos, smooth, walang problema yan. Dahil, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng Diyos. Okay? Ano yung point number 3? Sabi nga, dahil sa pinangako ng Diyos lahat, sa lahat ng sitwasyon, ay nariyan ng Diyos sa buhay ni Joshua at sa buhay ng mga mananampalataya. Third, God's Word was to be the secret of His success. Diba? Binanggit ko kanina. God's Word was to be the secret of His success. Ang salita ng Diyos. Kay Joshua, direktang salita ng Diyos ang dumating sa kanya. Okay? Maraming mga aklat ang mga isinulat. Okay? Marami na mga aklat ang sinulat patungkol sa pangako ng Diyos. Pero, ang pangako ng Diyos na nakatala sa banal na kasulatan, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Maaasahan natin ito. Okay? May mga nakasulat sa banal na kasulatan na pag binabasa mo, para sa'yo parang hindi mo matanggap. Parang labaw sa kalooban mo. Pero pangako ng Diyos yan sa'yo. Pangako ng Diyos yan. Parang isipin mo kumisa, hindi mo kaya. No? May mga nakasulat sa Bible na hindi mo maintindihan. May mga nakasulat sa Bible na intinding-intindi natin at natutuwa ka pa, no? Sa karanasan mo sa pagbabasa. Pero hindi mo alam na yung mga binabasa mo pala na yan, eh, para sa'yo. Kaya, natutuwa ka. Pag may mga binabasa tayo na parang dry, parang walang dating, ibig sabihin, hindi yung para sa'yo. Amen? Pero kapag nagbabasa ka na, delighted ka sa pagbabasa, yung gustong-gusto mong binabasa, inuulit-ulit mo, para sa'yo yun. Para sa'yo yung nakatala mo. Okay? Ako noon, nung bago-bago pa lang ako Kristiyano, yung gustong-gusto kong i-memorize, John 3.16. Yung damandama ko yun, no? Damandama ko yung John 3.16. Pangalawa dyan, Romans 8.28. Pangatlo, Philippians
4:13. Oh, alam ko sa inyo, gusto niyo lang yung Philippians 4:13, di ba? Lagi nyo sinire-recite yan. Ano yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ which is strengthened. Kaya ko ito, Lord. Kaya ko ito. Nagtitest ka. Yung mene-memorize mo, hindi mo ma-memorize. I can do all things through Christ. Memorize ka pa rin na memorize. Hindi mo pa rin marit na memorize. I can do all things. Lord, kaya mo ito. Nag-memorize ko ito. Dumating ang test, dumating ang exam. Nasa malat ng questionnaire. Yung minememorize mo, wala doon sa questionnaire. Memorize ka ng memorize. Kaya pala, ayaw pumasok. O, kasi nga, ayaw ipapasok. Kasi hindi naman kasala sa questionnaire yung sinasa ulo mo. Amen? Para nasan ko yan, mga kapatid? Kaya ako sinasabi sa inyo yan. Fresh na fresh experience yan. Naranasan ko yan. Kaya kayo, mga kapatid, kung estudyante, eskwela na naman, pasokan na naman, kapag nagre-review kayo, mag-pray kayo ng time-time sa Panginoon, humingi ng patawad, kung may pagkakasalan. At i-claim ang Philippians 4:13. Amen? I can do all things through Christ, which is strengthening. Pag nagre-review, Lord, sa pamamagitan mo, hindi sa pamamagitan. Ganon lagi. Yun ang success. Yun ang sikreto ng success. Gusto niyo maging honor? Word of God ang sikreto dyan. Lagi niyong i-claim kung ano yung mga alam niyong promises mula sa Panginoon na may kaugnayan sa mga ginagawa niyo na gusto niyong maging successful kayo. Okay? Lagi niyong i-claim ang salita ng Panginoon doon sa mga ginagawa niyo. Kahit na ikaw empleyado, kahit na negosyante ka, may mga nabasa ka sa Word of God na tumatak sa'yo, na nalagay sa puso mo, na naging memory verse mo, i-claim mo yan, gamitin mo yan. Kung sa mga, ano tawag ito? Kung yung mga tinatawag natin dati na mga albularyo, meron silang mga tinatawag na mga Latin-Latin. Ano yung Latin na yan? Orasyon. No? Pag nagagawin sila, nag-o-orasyon sila. Nag-feedback ako, no? Okay. Nag-o-orasyon sila. Yung mga word of God na yan, na minememorize natin, kumbaga para sa atin, quote-unquote, orasyon natin yan. Pero hindi yan orasyon. Kapangyarihan niya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi orasyon yan. Ha? Pero alam niyo ba na ang iba, ginagawang orasyon yan. Dahil yung mga albularyo na gumagamit pa ng Bible pag magagamot, yung Bible ipapatong sa ulo, tapos magsasalita sila ng mga versikulo na Latin, no? Latin lang yun, pero Tagalogin mo kung anong ibig sabihin nun. Ganun din. Pag tinagalog mo, ganun pa din ang ibig sabihin nun. Kaya lang Latin. Kasi kumbaga maganda pakinggan yung mga Latin, ano? Para kang obispo o para kang ano yan, no? Pero mas mainam na ang gamitin mo salita ng Panginoon. I-claim natin, aangkinin natin yung blessing mula sa salita ng Panginoon. Dahil dyan, ang salita ng Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang plano kay Joshua, at ipinahayag niya naman ng Diyos ang plano niya sa atin sa pamamagitan din ng salita niya. Pag nagbabasa tayo ng Bible, nalalaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Okay? Isa lang ang aklat na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano, kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen? Saan natin matatagpuan yan? Sa Bible. Kailangan ba ng isang tao ng kaligtasan? Saan niya matatagpuan yan? Sa Bible. Sa Holy Bible. Amen? Amen. Kailangan ba ng isang tao ng guide o pangunguna ng banal na espiritu o paglilid ng Diyos sa buhay niya? Saan niya malalaman yan? Hindi sa prayer book, sa Bible. Amen? Gusto mong malaman ang plano ng Diyos sa buhay mo? Basahin mo ang Bible. Yung plan at purpose ng Diyos sa buhay ng tao. Buksan natin yung Ecclesiastes. Ecclesiastes. Saan matatagpuan yung aklat ng Ecclesiastes? Sa New Testament. New Testament ba? Sa yung Ecclesiastes?
Old Testament. Okay? Old Testament. Ecclesiastes chapter 12. Last chapter na Ecclesiastes. Verses 13 to 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ang katungkulan ng tao sa Diyos? Sundin ang kanyang mga utos. Meron pa bang ibang tungkulin ang tao sa Diyos? Pastor, paggawa ng mabuti, pagsunod yan sa kanyang utos. Amen? Amen? Ecclesiastes. Ecclesiastes 12, verse 13 to 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ang Ecclesiastes, mga kapatid, yun, hindi pa nakikita pagkatapos ng Proverbs. Pagkatapos ng Proverbs. Amen? Amen? Kasi wala nag-i-exist. Hindi makasunod. Okay. Psalms and Proverbs, Ecclesiastes. Okay. Andiyan na kayo? Buhitan nyo yan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Amen? Nakasulat ba? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat hubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Lahat yan ilalagay sa kahatulan. Hahatulan yan. Ano yung hahatulan sa atin? Bawat gawa. Okay? Hindi kanya hahatulan kung ano ka sa ibabaw ng lupa eh. Ano ka? Makasalanan o hindi? Banal o hindi? Kristiyano o hindi? Hindi yan ang hahatulan sa atin. Bawat gawa. At ano daw? Maging ang bawat kubling bagay, yung mga bagay na itinatago mo, yung mga secret things mo na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng kapatid mo, walang sino man taong nakakaalam kundi ikaw lang, pagdating sa kabilang buhay, hahatulan yan. Ihahantad yan ng Diyos sa mga anghel. At sasabihin ng mga anghel, pag nakikita yung mga secret things na yan, sabi nila ng mga anghel, wow! Okay, sabi naman ng mga anghel, oh! Diba? Pag wow, maganda yung secret things mo. Pag oh, nakakahiya yung secret things na yan. Amen? May mga ikinukubli ba kayo? Ngayon pa lang, ihantan niya na yan. Ihayag niya na yan sa Panginoon. Para pagdating sa kabilang buhay na hatulan, wala nang hahatulan sa inyo. Kasi naipahayag mo na. Naihingi mo na ng patawad. No more sorrows, no more pain. Siya yung mga lagi kong narinig pag may mga namang kapit. No? No more sorrows, no more pains, no more shame. Bakit? Kasi ipinahayag mo na yung mga secret things na yan. No? Kasi baka mamay nakakaya sa mga angels. No? Hindi Charles Angels ang makakasama natin doon. Ang hir ng Panginoon, yung buong hukbo sa kalangitan. Hala, tandaan nyo yan, ha? Buong hukbo sa kalangitan. Kaya, Joshua chapter 1, no? Sabi ng Panginoon, ano yung ating tungkulin bilang mga tao? Huwag kalimitaan. Huwag mawawala sa ating bibig ang kanyang mga salita. Ito ang sinabi niya kay Joshua. Okay? Sabi ka na ni Joshua, ay, ng Panginoon sa kanya, kay Joshua, walang makakatayong sino mong tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay kung paano ako'y sumasa kay Moses, gawin din ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniuto sa iyo ni Moses na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ano ang ibig sabihin ng Diyos kay Joshua na huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa?
ibig sabihin, diretso lang. Pag diretso, ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag liliko, kailangan straight. Ha? Diretso ang paglalakbay natin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Paano natin masusunod ang lahat ng kagustuhan ng Diyos sa buhay natin? Kapag binabasa natin ang salita niya at minimeditate natin. Amen? Ito ang sekreto ng success sa ating buhay. Verse 8. What is the secret of success? Joshua 1:8. Amen? Kahit saan kayo magpunta, kahit sa anong aspeto pa yan ng kalakaran sa buhay. Yung ibang mga negosyante, maswerte sila. Maunlad ang negosyo nila. Amen? Kahit hindi sila mananampalataya, maunlad sila kesa sa atin. Bakit? Kasi unbeliever sila eh. Sino ang Panginoon nila? Ang Prince of the Air. Yung prinsipe ng kalupaan. Yun ang kanilang Panginoon. Siyempre, pagpapalain sila. Pero hanggang saan lang ang kanilang success? Hanggang dito lang. Pero tayo, pag namatay, ang success na ito ay dala-dala natin sa Panginoon. Amen? Yung success na sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, dala-dala natin yan hanggang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? So, ano ang sikreto ng success sa buhay? Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Ang hamon sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Ang Diyos ay may plano sa buhay ni Joshua. May plano din ang Diyos sa buhay natin. Ang pangako ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, at ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat isa sa atin, sa bawat pangangailangan natin, sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Bakit tayo nandito ngayon? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung walang biyaya ang Diyos sa buhay natin, wala tayo ngayong umaga dito. Amen? Maraming mga mangyayari sa bahay pa lang. Maraming mangyayari. At kapag wala ang biyaya ng Diyos sa bahay nyo, tatamarin ka, magagalit ka, hindi naman ako sisimba. Ay, nako, nasira na ang espiritu ko. Wala ang biyaya. Amen? Ay, nako. Huwag na nga lang matuloy. Diba? Amen? Ang pangako at biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat pangangailangan ng bawat mananampalataya. At ang kanyang mga salita. Okay? Ang salita ng Diyos ay ating pagkain. Ito ang pagkain natin. Our food and foundation. The Word of God. Amen? Paano natin naging pagkain yan, Pastor? Pagkain ng kaluluwa mo. Pag malakas ang kaluluwa mo, malakas ang pangangatawan mo. Kapag may sakit ang kaluluwa mo, magkakasakit ang katawan mo. Amen? Pag nanlulupay-pay ka spiritually, wala kang gana mag-isip, wala kang gana gumawa ng lahat, wala kang inspirasyon gumawa ng kahit na anong bagay. Kaya mabuti o masama ang gagawin mo. Kasi mahina ka spiritually. Pero kung malakas ka spiritually, malakas ka din physically. Amen? Amen. God's plan, God's purpose. Hindi tayo iiwan, pababayaan, o pagpupulangin. Amen? Amen? Praise the Lord. So mga kapatid, tayo po ay tumayo at lumuko sa panalangin sa oras na ito. I-claim natin ang mga salita nito sa ating buhay. Sa mga oras nito. Ibinigay kay Joshua ang kinindi natin. Sapagkat may karapatan tayong umangkin, tayo ay kanyang mga anak. Amen. Lukon natin ang ulo natin, latin natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Amang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay mo sa amin.
Salamat po sa mga salita mo. Salamat po kay Joshua. Salamat sapagkat meron po kaming mapanghahawakang katotohanan. Meron po kaming sandigang matibay at ito po ang iyong salita. Salamat po sa mga pangako mo na maaangkin namin anumang oras sapagkat kami po ay mga anak mo at nakatitiyak kami na kami po ay mga anak mo sapagkat ito po ay ayon din sa iyong mga salita, banal na kasulatan. Salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi ka tumitigil sa paggagabay sa amin. Salamat po sa wisdom na laging ibinibigay ng iyong mga salita. Lord, pamanahan mo kami sa aming paghihiwalay sa umaga ito patungo sa aming mga tahanan. Pag-ingatan kami ng iyong banal na Espiritu at gabayan, ilihi sa anumang uli ng sakuna. Dalayan po namin sa mga darating pang oras, Lord, ang patuloy na pamamatnubay mo at gabay ng banal na Espiritu sa iba pa mga gawain. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. At nawa, patuloy kami makapagbigay kaliguran sa iyo. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. God bless. Good morning mga kapatiran. I love you. Brother. Amen.